Pagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Sang-ayon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mungkahing nataasan ang bahagi ng North Luzon Expressway sa San Simon, Pampanga. Sa isinagawang situational briefing kanina, inilatag ng Pangulo at iba't ibang opisyal kung paano matutugunan ang pagbaha sa lalawigan. Magugunitang binaha ang bahagi ng NLEX sa San Simon dahil sa matinding pag-ulan at pagiging mababa ng lugar. Samantala, bukod sa pagsasaayos sa infrastruktura, pinag-aaralan din ng pamahalaan ang dredging at pagtatayo ng impounding area laban sa matinding pagbaha. Ang pagtaas ng tulay doon sa bandang San Simon ng NLEX approved. Okay. Boss, part po ng ano yan, public works yun talaga. Public works. Kaya nga nakapag-agree na sila dahil doon sa measurement na ginawa nila, ang tubig tumaas ng 0.7 meters, lalagyan pa ng 4.5 extra na meters para hindi na maabot. Sa ibang balita, naglaan ng 3 milyong piso ang Philippine National Police bilang tulong sa mga pulis at residente ng mga lugar na nasalanta ng bagyo at habagat. Prioridad ng PNP sa kanilang relief operations ang mga lalawigan ng Cagayan, Ilocos Region, Benguet, Abra, Tarlac at Pangasinan. Bukod sa food packs, nag-deploy din ng 200 search and rescue teams ang PNP sa mga apektadong lugar. Samantala, alamin natin ang iba pang balita mula kay Alas Sunduan ng PTV Cordillera. Naimbangal daw na Yomi. Isolated pa ilang sa barangay Mainit kan barangay Ginaang. At 15 meters sa Pasatik Alsata tinagbatak kan naputod. Iso ang narigat ti transportasyon dagiti umili. Umapapila ita iti anyaman a donasyon ti lokal na gobyerno para kadagiti residente. Iti panakipasidong ti Mountain Province iti State of Calamity, us-usarin ti Bontoc LGU, ti Agrup 11 million at DRRM fund, tapno gumatang kadagiti maywaras at tulong kadagiti umili, kan iti rehabilitasyon dagiti nadadael nga infrastruktura. Imbili na ni Mayor Tudlong ti panakipangruna, ti panakaterimaan dagiti nadadael at tubo dagiti potable water sources dagiti babarangay. Inya pila ti mayor ti kooperasyon dagiti umili kadagiti advisories nang runata agtaltalinod dagiti pangta iti mapaspasaran a panagtudtudo. Iti datumpay at damag inyuswa ti Department of Tourism ti may kadwa at awan ti search for the best tourism village of the Cordilleras. Darigagay ti pasalip a metalo ti community-based tourism. Baban iti panakabigbig dagiti tourism villages amang idijaya iti nagduduma akapadasan ken aktibidad kadagiti bisita. Silulukat ti pasalip kadagiti existing ken emerging community-led tourism villages iti riyon. Malaksi ditoy dagiti nakapasit iti pasalip iti napanabas sa tawen asan pay a nang kumpleto iti proyekto nga insumitirda. Marukod ditoy iti management strategies dagiti tourism village ti kultura. Aglawlaw kundi pa nagduroas ekonomiya da. Aglapas ti aplikasyon inton September 5, 2023. Makaawat iti cash prize, tropeyo kan token dagiti mga baka tourism villages. Iti 2022, nabigbig kas best Cordillera Tourism Village ti Hapaw Baang nungulunan clustered tourism village ijay Hungduan, Ifugao. That we want to really help them also enhance whatever that we see there, no, like for instance yung environmental protection, how would this award or recognition incentive, the incentive that we give can help them. That is why we also have a memorandum of agreement with them. Dagiti damdamag manipod ditoy PTV Cordillera, siak ni Alas Sunduan. Balik sayo Naomi. Maraming salamat, Alas Sunduan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.